So sa sa puntong pong ito o sa pagkakataong ito, ipagpapatuloy po natin ang ating programa para ipakilala naman ang ating speaker. No? It is my task again to introduce our second presenter for this God webinar. All right. So to talk about mental health awareness, our second presenter is a registered guidance counselor and a registered psychometrician at Casimiro A. Inares Senior Memorial National High School. She is also a guidance counselor last 2011 and 2012 at Silangan National High School, San Mateo, Rizal. She finished her bachelor's degree in AB Psychology at the University of the Perpetual Health, Las Piñas City. She earned her Master of Arts in Guidance and Counseling at the Philippine Normal University with a complete academic requirements. At present, she is happily married to Pastor Ariel C. Basas with 3 successful children. A guidance counselor, career counselor, a mental health advocate, school child protection advocate, and a servant of God. She is a woman of virtue and simplicity. Let us all welcome Kasiglaheños, Ma'am Jean Omayam Basas. Good morning, everyone. Good morning po, Sir Mark Lester. Thank you po sa introduction. Masyado yata akong na-flatter. Anyway, thank you po. Mabuti po naman. So, thank you for this opportunity. Yes, sa mga students ng Kasiglaan, Kasiglahan, and to our principal there, Mrs. Marasigan. Thank you, and thank you also for Mr. Verhill. So, yeah, thank you so much, ma'am, for having me. So, this is my second time sa Kasiglahan. I think 2013, I've been there. Pero personally, ngayon ay virtually naman. Yes, okay, po. It's always my pleasure to share something. Okay? So, can I proceed to my presentation now? Alam ko, sabi nyo kasi, nagmamadali kayo. kasi I know, marami na masyado kayong ngayon, mga inputs. Sobrang ganda nung kanina kay Sir about babae ka, hindi lang. Okay. So, yes. Very empowering. Thank you very much. Okay. You're going to share? You are the one to share my slides? Yes, po, Sir Verhill is the one to share your slide, ma'am. Okay. So, let's proceed. Let me do the honor, ma'am. Thank you. So again, magandang umaga po sa lahat ng mga estudyante at magulang, ganun din po sa mga guro. So ako po ay naatasan na mag-discuss about mental health awareness, ano po, during pandemic. So isihan lang natin, ano, so alam ko kasi marami na kayong nabasa, marami na kayong narinig, marami na, sobra-sobra na, but at this point in time, wala eh, sinabihan ako and then I will do my job, isihan na lang natin, no? Okay, so it's all about mental health awareness. Yes, sir? Next presentation, please. Next slide. Ayan. Sige, sir. Ano po ba ang ibig sabihin ng mental health awareness? So, next slide, sir. Pag-aaralan po natin, magbigay lang po tayo ng konting kalaman about dito. So, ang atin pong objectives ay ito. Magkaroon po tayo ng basic na understanding of mental health. At ano ba yung mga bagay na nakakaapekto sa ating kalusugang pangkaisipan o what we call the mental health, no?
Pangalawa is to be aware and understand the different negative emotions. Kasi po, ano ba yung nasa pangkaisipan natin? At yun po yung nagde-determine kung ano yung magiging damdamin natin. So ano-ano yung mga iba-ibang negative na emotions at paano ito na nagkakaroon ng epekto sa ating katawan. The third objective that we'd like to seek is to acquire knowledge and skills on how to deal with the mental health challenges. So meron na tayo, meron tayong pakiramdam na ganito, ano ang gagawin natin? Okay? Para makapamuhay tayo ng normal. And pang-fourth na to realize the importance of self-care and be able to practice it. Okay? So yan po yung ating gustong tugunan ngayon, gusto nating i-share para po sa ating pag-aaral ng mga understanding about mental health. Okay, next slide please. Okay. So yung mental health ay etong iba-ibang emotions na tinatawag natin. Pwede ba akong mag-request sa technical? Okay, pwede pa tayo I thought of this lang kanina, no, na check natin yung ating mga pakiramdam sa oras na ito. No, sa oras na ito, think about of your emotions or how you feel at this point in time o kaya ngayong araw na ito bago ka na umattend sa webinar na ito, ano yung pakiramdam mo? Okay. Pwede ba natin makuha, mag-chat lang kung ano pakiramdam, loving, bored, happy, sad, excited, angry o ano pang pakiramdam? Pwede nating makuha para at least alam natin ilan ba ang sa oras na ito, ilan ang they feel loved, they are loving, ilan sa inyo ang bored na, ayoko na, nabobore na ako, naantok na ako dyan sa mga pinagsasabi nyo sa mga ginangyayari ngayon. Or, I'm so happy. Yan. O yung iba naman, very sad, excited. Ay, nagagalit na, angry na. Okay, gutom na. Okay, so baka yung meron pang hindi nag-almusal dyan bago umattend ng webinar. So, since virtual naman, pwede naman kayong sumubo. Okay. So, makikita ba natin sa chat kung ilan yung mga nag-respond? You can chat your response. Hello, ma'am. Wala siya. Ayan, Andy Jewel Haka, loving. Ito yung mga emotions nila today. Vanessa Yagub, excited, ma'am. Jana Lea R. Vidal. Christine Basalo, happy. Randolph Magalso is also happy. Leah Debera, loving. Ma'am Concepcion, blessed. Ma'am Marilyn Ocampo, wow, excited si ma'am. And Ma'am Joan Caridad, happy. And Sir Lorenzo or J-Lord. Lorenzo, excited, ma'am, para makinig sa mga lahat ng mga sasabihin mo. Reynel Guillermo, happy. And ma'am, tulungan po kitang basahin yung kanilang mga comments. Okay, so happy. Okay, so i-consult na lang po natin, sir? Yes po. Okay, so we may proceed. So thank you very much. I hope wala pa namang negative. Pero okay lang kung negative, kung yan ang nararamdan mo ngayon, kung you are sad, you are bored, it's all right. And that, kasi yun yung pakiramdam mo. Nobody can question you about how you feel. Okay? Pero try to listen and then para makita natin kung paano natin i-shift yung mga feelings na ito. Okay? So next slide, please. Yan. Yan muna, sir. Yan muna.
before we as we go on with our with our topic for today, I would like to start with this kwento. Ano po? So, sino ang pwedeng ito? Ito si tawagin natin silang si Mrs. Giup. Meron siyang anak na si Sam at saka si Sally. Ayan. Oh, alam niya ako si etong family ng Sam Giup Sal. Parang Korean ano? Okay. Anong tingin nyo dyan sa picture na yan? Yung scenario sa oras na ito, na sino nakaka-relate dyan? Diba? O, si Mami, habang may kausap sa telepono, inaayusan si Sally at si, may tinatanong si Sam. May scenario ba na ganyan sa bahay nyo ngayon, mga nanay? Mga tatay? Okay? So, ayan, pwede kayong gumawa ng kwento dyan. Pero ang kwento ko dyan, sa isang nanay na maaring siya ay nagtatrabaho, ano? So lahat nagtuturo, nagtutor, ano 'yan? Pwede ba mag-share yung iba diyan? Anong tingin niyo diyan? So pwede niyo gawan ng kwento. Sige, let's proceed. Next slide, please. Ayan. Okay? Ayan na. Sino kaya 'yan? Si Sam o si Sally? Kunyari dyan, estudyante, kunyari, sabihin natin grade 9, itago natin siya sa grade level na grade 9. Ayan, anong nangyari? Nakatulugan na niya sa sobrang dami ng ginagawa niya, no? Pinag-aaralan niya marahil. O, libro nga yan eh. Yung iba, modules, ano? So, sige, next slide please. Sino yan? Si Ma'am. Wow, yaman ni Ma'am. Ang dami niyang gadget. Dala-dalawa ina-attendan niya. Meron na siyang klase. May webinar pa. O, mga ma'am and sir, meron ba kayong ganyan na experience sa ngayon? Ano? Sino pa? Ito si sir. Si sir ay isang guro. Hindi lamang siya nagtuturo. Nagsusort pa ng modules. Nag-deliver pa minsan. O, nakaka-relate ba kayo dyan? O, sa dami ng ginagawa natin ngayon, anong dahilan? Next presentation please, sir. Next slide dyan. Si sir. Sino kayang teacher yan? Taga-DepEd dyan. Parang sa Montalban yata yan eh. Okay? So, next, sir. Yan si sir. Binago ng isang bagay na napakaliit na ito. Microscopic. Ano yan? Ito yung coronavirus. Binago niya yung ating buhay. Hindi lang sa ating bahay, hindi lang yung buhay natin. Buong mundo nagkaroon po ng pagbabago because of this tremendous, virus, nagkaroon ng tremendous change ang ating mundo, ano, sa ating bahay, sa ating buhay, sa ating trabaho, dahil sa napakaliit na bagay na ito, which is the coronavirus. So nagkaroon ng pandemic, kaya tayong lahat po ngayon ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin. So kaya nga po, kailangan maunawaan natin, kailangan malaman natin, kasi aware, kailangan alam natin para kung ano yung dahilan para malaman natin kung ano yung pwede natin gawin para ma-eradicate yung mga bagay-bagay na hindi komportable sa ating pakiramdam. And that's what we call the mental health awareness. Ano po? So next slide please. Yon. Noong May 2020, sa pag-aaral ng naipos ito sa isang magazine, sa pag-aaral ni Cindy Min at Isabel Howe, noong May 2020, last year, kung natatandaan natin, ang coronavirus, yung pandemic, ay nag-start pa lang, sinasabi nila, December. Pero naramdaman natin, nag-lockdown, nag-stop tayo, untimely, stop ang schooling, right? March. So, March, April, May, dalawang buwan pa lang, na-predict na nila. Yung unang wave na sinasabi dito sa pandemic wave na ito, is yung unang wave, physical health ang ating concern.
lahat na bahala, ayaw magkasakit. Sakit ito eh. So maraming namatay, maraming nagkasakit. So nagkaroon ngayon, ang ginawa nila, nilockdown nila para ma-stop. Okay? Para mapigilan or ma-reduce yung incidence of deaths or illnesses. Pagkatapos noon, maybe middle of the year, ano? Because of the lockdown, nawalan ng trabaho, nagsara yung ibang kumpanya, na-reduce ang trabaho. So ibig sabihin, yung first is physical health, yung second wave natin ay tinatawag natin economic crisis. Nagkaroon ng crisis sa ekonomiya kasi nga nawalan ng trabaho. So kaya 'di ba noon yung iba nakikipag-away, halos magpakamatay para lang makakuha, makumila sa SAP dahil yun ang pagtugon nila doon sa economic crisis na nararamdaman ng bawat pamilya, ng bawat tao dahil walang trabaho. And then may pa lang na predict na nila na pagkatapos ng economic crisis, here comes the mental health crisis. Why? Maari nakita nila syempre yung isang nanay na dati o tatay na dating may trabaho dahil nag-lockdown, yung iba tinanggal sa trabaho, hindi na nakabalik. So, ano ang magiging senaryo sa bahay? Kung ikaw na estudyante, dating kumakain ng masarap sa almusal, pagdating po ng pasukan nung last year na mga September, hindi na ganon ang almusal mo. Halos minsan hindi ka na kumakain bago ka umupo sa ano mo, sa virtual class mo, di ba? So magkakaroon ngayon ng epekto, nagkakaroon ng chaos sa loob ng tahanan and even sa barangay, di ba? So kaya sinasabi nila ngayon yung mental health crisis, andito tayo ngayon sa stage na ito, yung third wave mental health crisis. Kaya nga po etong mga topic natin sa ating God ngayon, eh talagang in order nila to. Nagkaroon po talaga ng memorandum na dapat ito ay ipaunawa, dapat ito ay ma-educate yung lahat, ano, hindi lang mga teachers po ang magkakaroon ng mga seminars ng ganito, kundi dapat lahat, kasi tayo pong lahat ay affected sa mga ganitong crisis. So, ang sabi nga po, without mental health, there is no health. Kaya kailangan tignan natin ano yung mga laman ng ating mga pangkaisipan. So, kalusugang pangkaisipan. Okay? So, ayan po yung mga waves natin para maintindihan natin. So, at this point in time, nandito po tayo sa mental health crisis. Ano ibig sabihin ng mental health crisis na ito? Next slide, please. Ayan. So, alam nyo ba? Next slide po. Yan. Sa Pilipinas daw, ito yung fact, 1 in 5 people suffers from mental health problem. Isa daw. So, kung naglalakad ka sa kalsada o dyan sa kapitbahay mo, isa sa 4 na tao ay nakakaranas ng problemang pangkaisipan. Ayon po yan sa pag-aaral na naitala po. Marami po tayong nababasa ng mga facts ng ganyan, no? Sa mga, ito, memes.com, Mental Health in the Philippines, ganyan, NCM, National Men's Center for Mental Health, marami po sila mga nilalabas doon. Okay, at ito po yung nakakabahala, mga mare, mga moms and sirs, mga nanay at tatay at students. 17% to 20% ang mga Filipino adults, yung mga matatanda na, nakaka-experience po ng psychiatric disorder. Hala, kung sa 100, merong 17 hanggang 20 na may problema sa kanilang pag-iisip. While 10 hanggang 15%, 10 hanggang 15 sa 100 na mabata, Filipino children, 5 to 15 years of age, suffer from mental health problems. O, magkaiba yan ha, mamaya i-define natin. Psychiatric disorder, yung isa, mental health problems. Anong pagkakaiba nun? Mamaya po, malalaman natin. Pero tignan po natin yung edad. Nakakabahala. 5 years old, may problema na sa pag-iisip, sa ano, sa mental health, sa kalusugang pangkaisipan. 5 taon,
hanggang 15. So, ibig sabihin, ito po yung mga bata na nakikita natin sa DepEd. Okay? Tayo po yon, nandyan po tayo. Kabilang po yung mga estudyante natin, mga moms and sirs, ano? Mga anak natin, mga nanay at tatay. Okay, next slide please. Ito pa. The latest global survey, actually ito ay na-publish, nagkaroon sila ng survey ang Japan, may convention before, nag-hold silang convention sometime August, ang Japan at saka Philippines, para tignan natin at tugunan. Ano ba yung mga nangyayari ngayon regarding the mental health of the mga tao na nasa Southeast Asia, and particularly Japan and Philippines ay nag-combine sila para sa convention na ito. At ito po yung lumalabas sa kanilang isang objective na tutugunan. The latest global school-based student health survey found that 16.8 of students aged 13 to 17, so yan yung mga junior high school hanggang senior, attempted suicide one or more times during 12 months before the survey. Ibig sabihin, kung nag-survey sila noong 2020, kung nag-survey na ang mga yan ay mga May, so 2019 ng May, meron nang nag-a-attempt ng suicide ng 16.8 na mga high school. Marami na silang naitala na may suicidal na attempt. Okay? So, makita natin yon. And sabi pa rito, though the Philippines, diba sabi natin, ang Pilipinas daw ay isa sa bansa na may pinaka very optimistic, masaya, kahit lumulubog na sa baha, pagka dinaanan ng camera, kakaway-kaway pa yan, nakangiti pa, magaganyan-ganyan pa yan, nagpo-post pa. So, isa sa mga Pilipino daw, ay very, sa buong mundo, top 5 daw siya. Sa Global Optimism Index, sabi ng National Center for Mental Health. Pero, sabing ganon, ang National Center for Mental Health nakapagtala sa hotlines nila regarding depression sa mga kabataan, tumaas. Kung noong before pandemic, pre-lockdown, ay may mga 80 calls ang average, hanggang nearly 400 before ng lockdown yan. Imaginin mo kung before o kaya hanggang lockdown, ilan na lang kaya ang tumatawag sa mga panahon na ito na nandito na tayo sa talagang peak ng mental health crisis. No, kung noon, no, sa Pilipinas po yan ha. So, karaniwan ay nasa adults, young adults ang mga yan. Okay? So, ganun po kadami ang tawag nila. Isang institution pa lang yan. National Center for Mental Health pa lang yan. Sa dami ng institusyon na pwede pong nagkikater, public or private. So, isa pa lang yan. Imaginin po natin, ilang libo kaya. Okay? So, next. At hindi po ito hindi exempted ang taga-DepEd. Di po ba? Before pa, in the first week of pasukan, mga sometime September, October, ilan po ang naitala kaya na nagpakamatay ng mga teachers at saka mga estudyante? Anong meron pang video na may tinawanan pa yung isang official na nagpakamatay daw dahil sa modules. Pero whatever the reason, kung yun ang sinasabi nila, still there is has something to do with the mental health. Di ba? Teachers. Meron pa nga nakapost noon na teacher na nasa ospital na, kinomend ng anak niya na nasa ospital na, wala pa rin inisip kundi gumawa ng kanyang lesson exemplar. So it has something to do with the mental health dyan, hindi lang physical health. So DepEd personnel, tayo po, hindi po tayo exempted sa ganon. Next slide please. Eto pa. Latest figures from PSA, nung isang araw ko lang ito nakuha, show that suicide incidents rose to 25%, 25.7, making it 27th. Dati, ang suicide incidents natin ay pang 31st lang sa mga causes of death sa Pilipinas, ngayon ay pang 27 na. So, dumagdag ng 25%. 25.7%. 'Di ba?
o some 3,259 cases of intentional harm were recorded in 2020, which was higher than 2,808 death recorded in 2019. So, ibig sabihin, intentional. Diba, nagpapabinabaril ang sarili, naglalaslas na kung ano-ano ang ginagawa para sila ay mag-iinom ng gamot, para sila ay mag-end na ang kanilang buhay. Hindi na nakayanan ng isipan nila. Hindi na nakayanan ng damdamin nila yung nangyayari sa kanila. Kaya po sila nagsiresort sa ganon. They opt to end their life. At tingnan nyo ha, matapakabata. Mga estudyante, mas marami ang nasa youth. Okay? So next slide please. Ayan po. Ang sabi nila, doon po sa pag-aaral, next po, sige po. Yan. Sa palagay nyo, ano yan? Yung picture na yan? Sino sa inyo? Anong grade yan? Okay? Sabi nila, sige po, gaming daw ang mga nakakaapekto sa kabataan na yon, karamihan. Sabi po, sige po, ipapakilagay lang yung slides. Since Japan and Philippines related to the post na nasa unang slides po, ano yung sa Japan at sa Philippines, sabi niya, suicide and gaming disorders daw ang pinaka common sa mga mental health issues, mental health concerns. At sa Philippines, ano yung mga pinaka-common na correlated doon sa mental health natin? Sabi po nila, sa pag-aaral nila, too much academic pressure with great difficulty balancing time and excessive use of digital devices, engaging in network gaming and social media. Ilang oras ang nauubos ng bata sa paglalaro kaysa paggawa ng mga gawaing bahay. Ilang oras, kung kukumpara nyo, no? Ilang oras ang nauubos niya, bakit ba, no? Paggising, cellphone agad ang hawak. Hanggang pagtulog, natutulugan ang cellphone sa tabi. Tama ba, mga nanay at tatay? Teachers, kayo rin, nanay at tatay din. Ako, naging nanay at tatay, naobserbahan ko yan. Nung elementary yung mga anak ko, nasa table lang. Pag nag-ring yan, anyone can pick the phone up and make sagot. Sasagutin namin. Kasi halimbawa sa anak ko, naliligo, ako sasagot. Yes. Alam nyo ngayon, nung nasa high school, college sila, aba, may password na. So, hindi ko na namomonitor, oy, may password na. Ayan. So, observation ko yon as a magulang. Ewan ko sa inyo, as magulang. Kaya nga sinasabi, because of the excessive use of digital devices, sabi niya, at saka gaming, marami po na i-report sa school namin na bakit nagda-drop sila, bakit wala na silang output, bakit bumabagsak sila, even dun sa face-to-face. Ma'am, hindi po yan nakakatulog kasi po nag-gaming, ML ba yon? Kung ano-ano pa. Dati Dota, ML, everything. So yon. And kung ang yung dahil dyan, too much use will lead to depression, breakdown of personal connectedness, hindi mo na yan makausap, and prone sa cyberbullying. Those are the things that it has something to do with the mental health also. Diba? Pagka inutusan mo, wait lang. Tama ba, mga nanay at tatay? Dati, nung tayo, no, walang wait lang. Pag wasa tinawag ka, pupunta ka kaagad. Pag pangatlong tawag, lagot ka na. Ngayon, wait lang. Bakit? Bakit ba hindi nila maalis yung kanilang mga mata sa gadgets? Ano po? O so, hindi rin sila nakakatulog. At till na hindi rin nakakakain. So, yon. Yan depression, pagka hindi naman yan kaagad depressed ka na eh, nag-aano yan, nag-elevate po yung pakiramdam na yan. O that will start sa sadness. O, di ba, maging anxiety, maging hanggang pababa, pataasan ng pataas yung level hanggat nawala na. Okay? Sa tamang wisyo. Okay, sabi nga sa statistics sa US daw, 65% are involved in video gaming. Eh, sabi nila, number one daw yata tayo sa paggamit ng mga social media. Eh, kung
tayo number one, eh hindi ko alam kung ano yung US, 65% na. How much more kaya sa atin? Baka 90% na. Ano po? So yun yung mga facts po natin yan, yung mga data po yan, na nakalap natin, na nag-justify na meron nga talaga tayong pangangailangan na i-correct or i-attend as regard to our mental health problems. Ano po? Okay, next slide please. Ayun o. Okay. So, ano ba yung mga factors na nakakapagbigay, nakakaapekto sa ating kalusugang pangkaisipan? Ayon po sa lumabas din na pag-aaral o mga observations po so, doon sa aking nakalap. Ano po? Ayan. Sa mga kabataan, eto, self-esteem. Sabi po kanina, natutuwa po ako kanina sa yung sa unang speaker, yung power of word ang sinabi niya. What's your word? Kasi po, kapag ka tayo na adult, tayo rin po yung na factor na magbi-build ng self-esteem ng bata. Kung ang bata ay lagi mong napipintasan, kung ang bata ay para bang wala na akong ginawa, tama, yung mga ganun-ganun, bumababa po yung self-esteem niya. So dapat po as parents ano, tingnan natin kung ano ba yung mga bagay na nakakapagbigay ng mataas na pagtingin ng pagregard ng bata sa kanyang sarili. Yes, hindi po sila exempted na nagkakamali, pero do not emphasize, do not magnify. Huwag po natin palakihin yung mali. Kung hindi, tingnan natin kung ano yung maganda sa kanila at tutulungan po natin silang maitaas ang kanilang sarili, kumpiyansa or kanilang pagtingin sa sarili nila. Okay. Ang feeling loved, nakaka-apekto po ito. Pagka sa negative, pagka hindi naramdaman ng bata na mahal mo siya, meron kang pagtatangi. Kung yung ate niya, dahil nagpe-perform siya, ay iba yung ibibigay mo na reward sa kanya. Sabi nga po nung isang bata sa amin one time, magkatapatid sila ha. Bakit ang ate ko po, ano, ang kanyang bag ay hook, tapos ako yun dyan lang po sa palengke. Ayan, so hindi naman po ako mahal eh. Ate ko lang ang mahal kasi siya lang nagbibigay ng karangalan. So tayo po, tayo yung nagbibigay sa kanila na maramdaman nila yung tunay na pagmamahal natin sa kanila. So nade-develop po yun. So if they don't feel loved, no? If they don't feel loved by their classmates, if they don't feel loved by their teacher, if they don't feel loved by the people around them, nakakaroon po yun ng epekto sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At susunod po yan, mawawalan sila ng kumpiyansa sa sarili nila. Di ho ba? Minsan, ingat din po tayo. Yung sinasalita nga po natin, lalagay natin na hanggang dyan ka na lang, kung ano, mawawalan siya ng kumpiyansa sa sarili niya, ang tendency niya, hindi na siya gagawa. So sasabihin natin, tamad ka kung ano-ano, because nakatatakot siyang magkamali, kasi baka mamaya, pagalitan mo na naman. Okay? So yung confidence, i-build natin yung confidence. So the three yan, minsan tayo ang nagpapamulat sa kanila. Tayo yung adults ang malaking factor minsan ito sa adult. Kasi ito yung kalalakihan nila eh. So as young as they are dapat, naging sensitive tayo kung how are we going to respond to build their confidence, what are we going to do to build their confidence. Alam mo, meron akong anak, yung asang anak ko noon, hindi yan nagre-recite. Hindi yan magre-recite. So ako mismo ang nakikipag-usap sa teacher niya. Tawagin mo yan, nag-aral yan. Kasi hinahiya siya dahil minsan daw sa preschool niya, sumagot siya ng mali, pinagtawanan siya. So, come grade 5, sinabi ko yun sa isang teacher niya na alam ko na alam ng anak ko, pero bakit mababa ang grade niya? Kasi hindi siya nagre-recite. Kasi teacher, hindi siya sensitive enough na tawagin lahat. So, sinabi ko sa teacher niya, tawagin mo yan, alam niya yan. Tapos, sasabi ko naman sa anak ko, uy, tatawagin ka ni teacher bukas, dapat mag-aral ka. And then doon po yung teacher na po na yon nagbigay po sa kanya ng confidence. Na sabi niya yun, parang na-build yung kanyang self-esteem, na-build yung confidence niya. So, naging favorite niya yung subject na yon dahil doon sa teacher na nagsabi sa kanya, na-build yung confidence niya. Okay? Isa pa na nakaka-apekto ay family breakup or loss. So, true. Sino pa ang maapektuhan pagka nag-aaway ang mag-asawa hanggang doon sa paghihiwalay? Ang una po na makakaramdam ng mental health crisis ay yung bata.
mas malakas po ang impact niyan kasi mas mahina sila. So, tayo as adult, selfish yung ating nagiging decision minsan. Pagka sarili ko, nasasaktan ako eh, di mabuti pa, lumabas na. Pero how about the children? How about the youth? Kaya marami silang rebellions, marami silang rebellious actions, behaviors, because sometimes hindi naman kasi sila makaganti, hindi naman nila ma-express. So, ito rin kasi yung youth na ito, yung stage ng lifespan natin, na ito yung marami na feeling nila sila lang ang may problema. So yan, yung very difficult behavior sila. They develop a very difficult behavior because of the experiences na circumstances na nangyayari sa buhay. So ang feeling minsan, tapos may mga pagkakataon pa na yung naging hopeless sila, naging helpless sila. No, pag hindi nila na-build yung self-esteem nila, bababa yun at lahat yan ay mag-iapektuhan yung kanilang total na personality and behavior. It really affects. Physical ill health. Ano? Ito marami sa mga bata, marami tayong changes, sa lalo sa mga babae, sa lalo sa mga youth, di ba? Nagkakaroon sila ng physical health changes ano, sa physical nila that sometimes they cannot endure. Tapos, syempre, yung mood nila, yung behavior nila, definitely, maapektuhan. So, nagkakaroon pa rin ng epekto yan sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Ano ba ito? Bakit ako tumataba? Or bakit ako pumapaya? O bakit ako hindi makatulog? Tapos nangangalumata na. Ay, bakit ako tinitigyawat? Yung conscious na conscious sila minsan. Nagiging, nagkaroon ng epekto yan sa kanilang behavior. And, eto, lalo na sa mga nasa ano, any kind of abuse. That's verbal, physical, social, emotional, di ho ba? Ang abuse po hindi lang physical. Mas malakas po ang tama niya sa pangkaisipan, sa kalusugang pangkaisipan, yung psychological, yung emotional. Ano po, yung feeling neglect sila, discriminated sila, they don't belong. Kasi sa youth po, napakahalaga sa kanila yung sense of belongingness. Kaya nga tayo, may sinatawag tayo, nape-pressure sila dahil hindi sila in dun sa mga kaklase nila or sa mga barkada nila. So whatever it takes, gusto kasi nilang in sila eh. Ano? So, pwedeng kahit nga sa drug, di ba? Sa drug abuse. Magre-resort sila sa kahit na anong klaseng ano yan. Basta they will just feel they want to be, to belong. They want to join. They want to be recognized at being one of them. So minsan malaki yung impact nun. So ayan yung mga bagay na nakakapag-apekto sa kanilang mental health ng youth. Okay, next slide please. E paano naman yung mga matatanda? Matatanda talaga eh. Paano naman yung mga adults? So hindi, ang youth po nare-regard ko at sinasabi nga natin, pag children, 17 below. So, ito yung mga youth natin, maybe hanggang 23, ayan, 25, ayan, yung mga youth pa rin yan. Okay, o sa paano na may mga adult na? Okay. Ang dami nating nilalagay sa isip natin, ano, ito yung nakaka-apekto sa ating mga mental health, ano, depression, anxiety, anger, fear, stress. O may narinig na naman tayo ngayon na nag-lockdown na ang ano, nagpa-panic na naman. O, di ba? Panic lang ng panic kasi walang pang-buy. Ayan. So, panic buying. Yung mga pang-buy, panic buying. E paano yung walang pang-buy? Panic na lang. Okay. So, natatakot na naman tayo ngayon. Bawal na naman lumabas. May curfew na naman. Diba? So, that's all. It all adds into yung mga kung ano-anong nilalagay natin sa isip natin. And which is nakikita natin. Ayan, natutuwa ako kanina doon sa first speaker natin kanina, na sa si Sir, na kasi siyempre, kung ano yung nakikita mo, yun minsan, depende yung kung paano mo i-process sa thought mo. Yun ang nilalagay mo sa isip mo. Okay? So, next slide please. Sige, alin dito, ayan, ano-ano yung mga factors, ano-ano ba yung mga bagay na nakaka-apekto sa atin, mga adult, ng ating mental health? Financial. Yan, pag walang pera, walang kwenta, sabi ng isang bata. Na narinig ko. Alakang pera, alakang kenta. Ayan. Diba? Pagka wala kang pera, hihingi yung mga anak mo. So, ngayon ha, maraming nawalan ng trabaho. So, wala yun sa mga anak ko,
sa 14 sila na nasa loob ng office, lima lang ang natira. Yung siyam doon na alis. Imaginin mo kung hindi ka ready, nagpapaaral ng college, ng high school, tapos biglang nawalan ng trabaho. So there is really sa malaking factor yung financial. And even sa pag-aaway ng mag-asawa, na pag-aaway ng mga nang nasa loob ng bahay, ang laking factor nitong perang to. Ano? Relationship. O yung sabi kanina, pagka ba iniwan ka, ano mangyayari sa'yo? Yung iba, sabi na, wala na pong kwenta ang buhay kapag wala na po siya kasi. O yun, di ba? So nakaka-apekto yun sa mental health ng bata, ng mga adult. Ano? Karaniwan, eto yun, children and students. O yung mga anak natin, ano na, nangyari sa kanila, di ba? Napapariwara. O kaya ang daming mga anak hindi na kayang i-course i-pag-aralin. So ano mangyayari? O yung mga anak na pasaway, yung mga anak na imbes na tutulong ay gadgets ang hawak. So nakakainis, o di ba? Business and career. Sabi ko nga po kanina, nag-lockdown, maraming mga business na nawalan, nawalan din ng trabaho. Yung iba nag-shift ng career. Di ho ba, napanood nyo yung isang FA, flight attendant, nagtinda ng lumpia ba yon? Well, maganda sa kanila niya kasi very positive response niya doon sa mga changes, nag-shift siya ng career. Pero how about the others? Wala akong ibang mapasukan. Kunyari, meron pa akong kakilala seaman. Wala po akong mapapasukan dito. Or kung meron man, di po ako magkakarpintero. Bakit? Nasanay po ako sa dollar. Eh ngayon, malapas sa minimum. O, di ba? Ganon. So, yun lahat. Health. Isa pa. Health. Vices. Di ba? Yan ang nakaka-apekto sa lahat ng natatakot tayo. Baka tayo tamaan ng COVID. Bawal lumabas. Di ba? Kahit sa tindahan. Bawal. Oh, di ba? So, meron tayong fear. Meron tayong anxiety. Anong mangyayari kung lalabas ako? Oh, gustong-gusto mo dati, di ba? Dati pagka ganito mga panahon, ang dami ng tao sa mall. Nag-shopping na pang graduation. So, sa ngayon, takot silang lumabas because iniingatan nila yung health nila. Okay? So, mga vices. Ayan, yung mga sugal, gambling, yung hindi na nila nagagawa. O, siyempre, cut. O, merong something na it affects. And yung even the vices, it affects your mental health. Yung mga naglalasing, yung mga nagda-drugs. Gambling. Ay, pagka natalo. Ba? Mainit ang ulo. Okay. Anger. Workloads. Eto ngayon. Sabi na ka natin kanina, ang daming nagpa-teacher, nagpapakamatay kasi ang daming ginagawa. Yung mga magulang, aba, ma'am, hindi ko na po kaya ang magturo. Ano po yung nasa isip nyo? Nung sinabing kayo po, mga magulang ang magtuturo, ano po yung nasa isip nyo noon? Aba, busy-busy ko na nga. Ako ba magtuturo? O yan yung unang reaction sa mga naririnig natin noon. So nakaka-apekto sa mental health yung workloads. Pagka na-overwhelm tayo o head over heels ang ginagawa natin. May mga teachers pa nagka-ano sa akin minsan tumatawag. Alas dos na ma'am, kailangan ko pa bang sagutin? Aba, wag ka sabi ko nga sa kanya, wag kang magpakain sa work mo. Okay, unmet expectations. Ito talaga, kaya marami na de-depress because of the unmet expectation. Nag-set tayo ng goal na hindi yun nangyari. Diba? Yung iba nga, nag-set na magpapakasal ngayon. May birthday dapat. Dahil sa pandemic na to, hindi po natuloy. So, di ho ba? Ganun yung ating mga reaction. So, nakaka-affect yun. And traumatic events. Biglang nawalan ng trabaho. Biglang nawalan na, namatayan. O, di ba? Biglang nagkaroon ng accidents. Nagkaroon ng pagbabago sa mga buhay. Those things. Ito yung common na sinasabi nila ayon doon sa research na pag-ano ako. Ito yung mga common na nakita nila factors affecting the mental health. Okay? So minsan hindi lang adult, lahat, no, pati bata, nakakaawa. Okay, next slide please. Okay. Sa mga naalaman niyo sa mga kwento na naipost ko sa inyo,
How do you feel? Are you bothered? Meron tayong bothered scale dito. Kasi siyempre, nababahala tayo. Ano ba to? Ba't ano itong nangyayaring ito? No? Ano to? How do I feel? How, meron pa ako nakita ngayon, bothered scale. Knowing those things. Oh. Diba? Sabi sa, kung zero, it's looking good. Don't change a thing. Good ba? Yung nakita natin? Hmm. Pag sa eight, sa, okay, it makes me angry. Yeah. Unacceptable. Okay, so how do you feel? Ba? Yan. Are you bothered for all those things? Okay, next slide please, sir. Eh, pwede po kayong mag-respond dun sa chat para makita po natin kung ilan sa inyo ang na-bother. Ilan sa inyo ang 1 or 2 or 3 hanggang 10. Pwede nyo po yan para gusto ko lang po makita. Para makita natin yung masukat natin, eto mga taga-Kasiglahan National High School, Kasiglahan Village National High School, nasaan ba yung stage ng mental health nila? O, diba? How they feel, how they respond to a certain thing. Ayan. Sana pagkatapos ng bagay na ito na pinag-uusapan natin ay maliwanagan tayo at medyo gumaan. Okay. Kaya nga po, dahil sa mga bagay na iyon, sige po, next slide please. Ayan, hindi na po, ayan. Yan muna po, yan muna po. Okay. Republic Act 11063. Ito po yung ipanalabas na batas ng Pilipinas para po magkaroon po ng way. Meron pong mga things na kailangan i-consider dito para po mabigyan ng linaw or mabigyan po kayo ng sapat na informasyon para sa ano po ibig sabihin ng mental health at magkaroon po ito ng pulisiya. Paano po tutugunan ng gobyerno ang mental health problem ng mga Pilipino. So ang layunin po ng Republic Act 11063 sa Act Establishing a National Mental Health Policy. Ano po yung mga layunin nito, mga ma'ams and sirs? Para nakuha ko po ito doon sa ano kay sa DepEd na PowerPoint na no na senior ni Doc Gina. To give Filipino better access to mental health care. Ibig sabihin po sa ngayon, dati po kasi pag sinabi natin mental problem, mental health, ang unang nasa isip natin ay ano ako sira? Oh, di ba? Pag sinabi natin, psychological assessment po, ano palagay mo sa anak ko sira? Oh, yung mga ganun. So, meron tayong negative. May stigma yung ng Pilipino na pag sinabi mo mental eh sira na kaagad. So magkaroon po sila na ang mga service provider po kasi ko konti. Kaya sabi niya dito, better access to mental health care, no? To provide mental health services. So mabigyan tugon din yung mga problemang pangkaisipan hanggang doon sa mababa kasi dati po hindi tayo pamilyar. Saan ba tayo pupunta diyan? Nasaan bang mga taong 'yan natutugon to sa akin pangangailangan? So ngayon po, binigyan na hanggang baba po na ipapalaganap na rin po nila yung impormasyon tungkol dito at kung saan sila pwedeng pumunta kapag ka sila ay nakakaramdam ng problemang pangkaisipan. So, integrate mental health programs in hospitals. Yan, binibigyan na rin po sila ng mga pag-aaral. Improve mental health facilities. O, diba? And eto po yung sa DepEd. Promote mental health education in schools and workplace. So ito pong ginagawa natin na session ngayon ay isa po ito sa programa upang po maipromote, upang po maipaalam ang ano ba yung ibig sabihin ng mental health para maging aware po tayo at magkaroon po tayo ng malinaw, napakaunawaan, ano ba ang ibig sabihin ng mental health. Ano po? So mabubura yung negative na ano natin, na konsepto natin about mental health. Kahit nga pag sinabi mo punta ka sa guidance counselor, ha? Oh, ganun ka agad. E samantalang yung guidance counselor, ang una mong lapitan kung ikaw ay nagkakaroon na sa tingin mo nababother ka, na sa tingin mo ay leading ka na dun sa mental health problem. Guidance counselor ang una mong lapitan sa class sa ano mo. Bukod sa advisor, guidance counselor din ikaw i-refer ng advisor. Diba? Kung hindi niya kayang tugunan. Okay, so ganun po. Ito ngayon yung promotion. Through orientation, workshop, ganyan. Okay, next slide please.
Kanina pa tayo salita ng mental health. Ano ba ang ibig sabihin ng mental health? Diba? So ito po yung ibig sabihin ng mental health according to the World Health Organization. It's a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities. Ito rin yung antas ng pangkaisipan natin, ng kalusugan natin, na maayos, ano, nakalagayan ng isang tao kung alam niya o nare-realize niya, nalalaman niya kung ano ba yung sarili niyang kakayahan. Can cope up with normal stresses. Kaya niyang mag-cope up or anong tawag sa Tagalog yon. Kaya niyang ano yon? Kaya-kaya ko yan cope up. Kaya niyang sumabay o kaya niyang lagpasan, kaya niyang sakyan kung ano man yung mga stresses sa buhay. It's okay. Kaya ko yan. Kayang-kaya niya yung harapin. Ano? And hindi lang haya mong harapin. Can work productively and fruitfully. Dahil halimbawa, meron dumating na pang ano na naapektuhan yung iyong kalusugang pangkaisipan, naisip mo na kaya mo yan, haharapin mo yan, at hindi mo lang hinarap. Kailangan makakagawa ka ng paraan upang ito, ikaw ay maging makapakapakinabang. Maging productive ka pa rin. No? Hindi naapektuhan yung iyong pagiging productive at pagiging fruitful. Ano, maayos at produktibong pamumuhay. And pangalawa, hindi lang pang sarili mo. Can be able to make a contribution to his own or her community. What, meaning to say, hindi lang pang sarili mo, hindi lang sa bahay. Kung ikaw ay may maayos na kaisipan, nakaalam mo kung ano yung kaya mong gawin, nagagawa mo yon, ano man ang mangyari sa iyong sa habang ginagawa mo yon, may problema man yan na darating, kaya mong lagpasan yon, makakapagtrabaho ka pa rin, at pag ikaw ay nakapagtrabaho, mapapakinabangan ka ng sarili mo, ng pamilya mo, at buong komunidad. So ang isang taong may maayos na mayroong maayos na kalusugang pangkaisipan, taglay niya po ang mga bagay na ito. No, so makita niyo na, ako ba, tanungin niyo sarili niyo, ako ba ay mayroong healthy na mental capacity? Ako ba ay maayos ba yung aking kalusugang pangkaisipan? Base sa sinasabi din sa definition na ito ng World Health Organization. So, mag-reflect po tayo ngayon. Sabi kanina nga isa sa lima na naglalakad dyan, meron dyan isa na baka meron siyang mental health problem. Ito, sabi niya, it is the foundation for the well-being and effective functioning. Pag meron kang maayos na kalusugang pangkaisipan, ito daw yung pundasyon, ito yung pinagmumulan na maayos ang iyong, nagpa-function ka ng mabuti. Kumbaga, kapakipakinabang ka, maayos ang iyong paggawa. More than the absence of mental disorder, hindi ibig sabihin, higit pa doon sa sinabi mo na, ay, wala akong disorder, walang sira sa aking pag-iisip, walang mali. So, hindi lang yun. Diba? It's not the absence of mental disorder. Kasi sabi nga kanina, kapakinabang dapat. Okay? Then, ability to think, learn, and understand one's emotion. Hindi lang pang sarili natin. Pag sinabi natin ikaw ay mayroong maayos na kalusugang pangkaisipan, alam mo, maisip mo, matutunan mo, at nauunawaan mo ang mga pakiramdam. Marunong kang makiramdam. May feelings ka. Alam mo kung ano yung acceptable nung kaaya-aya sa pakiramdam ng kapwa mo. O maganda nga sa pakiramdam mo, kung naapektuhan mo naman yung kapwa mo sa pag-express ng pakiramdam mo na yon, hindi rin yon. Hindi po yung ano na ibig sabihin. So, another state of balance. Balance sa physical, sa mental. Kumbaga, kailangan, pagka maayos ang pakalusog ng pangkaisipan mo kasi, maiisip mo na ibabalanse kung ano ba yung mga nangyayari sa ano mo, sa mental mo, sa emotion mo, sa spiritual mo, maayos ang pakikitungo mo, balanse yon. Maayos yung iyong bang pakiramdam, pag in-express mo yon, ay wala ka bang naapekto ang ibang tao. Yung pag-iisip mo ba, yung decision mo, maayos, di ba? Hindi ka nagkakamali, hindi palpak, ano, di ba? Nagiging maayos ang karesulta ng ikaw ay nagdesisyon.
At syempre, sabi nga kanina nung speaker natin ng una, kailangan yung physical mo, kaaya-aya din sa iyong sarili at sa iba. Yung something na meron kang mag-gain na konting respeto, irespeto mo yung sarili mo. Sabi nga kanina na, totoo yun. Yung physical health mo kasi ang nagde-determine ng mental health mo. Kung paayos ang physical mo, oy, ang ganda naman nito, oy, kaaya-aya naman. O, diba? Yun ang kasi ang nakikita. Sabi nga kanina eh, gine-judge ka minsan basing sa nakikita nila sa physical mo. So, it balance in all the aspects of our personality. That's having a good mental health. May balance yan. So, hindi lang panay pagpapaganda. Kailangan din, pakainin mo din yung kaisipan mo para sa pagdidesisyon mo ng maayos. Okay? So, that's all about the definition of mental health. Next, sir. Yan. Ito po. Ang ibig sabihin ng health, bigyan ko lang ng konting emphasis, health is a state of being. Ang kalusugan ay eto, yung kabuuan ng iyong pagiging etong nararanasan, nasan mo ngayon? 'Di ba? Eto ngayon, ikaw ay isang healthy, isa kang may maayos, wala kang sakit, no? Ang wellness is a state of living a healthy lifestyle. Kasi wellness, dapat kasi hindi ka lang malusog, maayos. Iba kasi yung ano, no? Pag sinabi po kasing health, refers to physical, mental, social. Pag wellness, to enhance the well-being. So, kabuuan ng pagiging maayos yung pagkatao mo. So, it composed of lahat yun, balance ng physical, mental, social, balance lahat yun. So, malusog at maayos. Maayos ang pakiramdam mo. Diba? Maayos ang may kaayusan ang kilos mo. Okay? So, yun. At maayos rin ang paano mo i-present ang sarili mo. Paano ka manamit? Paano ka magsalita? Diba? Paano ka tumayo? Okay. Malinis ka ba sa sarili mo? Okay? So, next slide, please. Okay. Understanding more on mental health. Sabi ko po kanina, sa inyo, paano mo malalaman kung ikaw ay nandun pa sa state ng mental disorder, mental problem ba, or wala, okay lang yan. Diba? So ito po yung relationship, interrelationship of mental health states. Nakuha ko po ito sa tinmentalhealth.org. Okay. Telepono. Okay, ito po, tingnan po natin. Tingnan natin yung blue. Ayan, nang parang na ano na. Kapag ka nandito ka sa state sa ano na ito, sa blue, nakikita niyo, sige po, slide po, na next slide po. Yan. Understanding mental health states. The words mean, okay. Pag ka nandito ka pa sa blue, everything is you feel love, pensive, thoughtful, parang wala, maayos naman ang iyong pakiramdam. Wala ka nararamdaman na may peace of mind ka. Ganun ko lang siya i-describe. Everything is running smoothly. Okay? So, okay lang yon. No distress, no problem. Ano? Pero kung halimbawa, nasa state ka na, papunta ka na sana, halimbawa, nainis ka or nalungkot ka dahil sa isang pangyayari, di ba? You feel gloom, maging bitter ka. O, kunyari, birthday mo ngayon, hindi ka nabati. Maaring na-disappoint ka. Wala man lang nakaalala. O kaya naman, ang sagsad ka. Kasi bakit? Nung sila nag-birthday, nagbibigay ka. Ngayon, it's nag-birthday. Wala man lang nakaalala. Wala nang nagbigay. You sad. Sad ka pala yan dyan. So, minsan, sa buong maghapon, very sad ka, o kaya disappointed ka, na-distress ka. So, syempre, naapektuhan. At pagka yun ang pakiramdam mo, wala kang ganang kumilos, di ba? Wala. Magmumukmuk ka. So, maaring yan, nasa mental distress ka. Kasi naapektuhan yung saya mo. Naapektuhan yung pagkilos mo sa araw na iyan. Okay? So, itong mga nasa left na ito, na mga pakiramdam, pakiramdaman nyo. Di ba? Pessimistic ka. O, naging,
na-disconsolate ka, yan. So mga pakiramdam na ganyan, that's normal. Pagka sa isang araw or sa dalawang araw, ay sad ka pa din, pakiramdaman mo, di ba? Kailangan mawala yan. Anong gagawin mo? So ang states na yan, kapag ka nandyan ka sa green na yan, it's all right. Kung aware ka, dapat malaman mo ano yung paano kayo nasa isang level ka na. 'Di ba? Nandito ka sa level ng mental distress ka pagka ito 'yon. Kapag ka tumagal 'yan ng dalawang linggo yung mga pakiramdam na nasa green na 'yan, magiging mental health problem na 'yan. Bakit? Biruin mo kung hindi ka makakain sa isang araw dahil sad ka. Hindi ka pa rin kumakain ng sa dalawang araw, tatlong araw, limang araw, ano mangyayari sa'yo? Hospital na bagsak mo. Diba? So, magkaroon ka ng mental health problem, hindi mo na nakayanan. Sabi natin kanina, can be able to cope up . Diba? You can be able. So, kung isang araw, dalawang araw lang, it's just okay. Hanggang siguro, kung isang linggo, pagdaanan ko lang to, okay na to. Nag-break up kami ngayon, cool off daw muna kami. O sa isang linggo, okay lang yan, pagdaanan mo yan. Pero kung dalawang linggo na ang nakakalipas at hindi ka pa rin lumalabas sa kwarto mo dahil sa breakup nyo, that's already mental health problem. So what are you going to do? Heartbroken, sorrowful, diba? Namatayan ka. Pag namatayan ka, wala ka na naman magagawa doon, diba? So kung nagmumukmuk ka pa rin, hindi ka pa rin kumain to the third times, minsan, mabuti pa. Mawala na rin ako kasi nawala naman yung pinakamamahal ko. Pag yun yung mga thoughts na nasa feelings mo, ano magiging reaction nung yun ang thoughts mo at yung pakiramdam mo ay ganun na. So that's already a mental health problem. Pagka nandito na po tayo sa green, that's the time na sa orange, sa yellow, papunta na doon. Kailangan na po natin mag-seek, makikonnect na po kayo. Kung halimbawa mga nanay, tatay, teachers na kahit kaklase, pag naobserbahan nyo na yung isang tao na ganun na 2 weeks na o almost 2 weeks na or 1 week na mahigit na nandun pa rin siya sa grieving, sa despairing, heart sorrowful, hindi siya pag naapektuhan na yung regular na ginagawa niya, na routine niya, na deteriorate na yung physical health niya, deteriorated na, affected na rin po yung mental health niya. So mental health problems na po siya. I-connect nyo na po yan. So ano naman po yung mental disorder? Ito, it's more on genes to. Kapag ay depression, kasi po, yung sa hindi talaga nila makontrol. Kung makakakita ka ng bata na talagang minsan hereditary to o kaya talagang tragic na talagang hindi na nila kayang ma-contain. Yung ganun, hindi na nila talaga kayang ma-absorb o makapag-pop up. Nagkakaroon na po ng disorder. Itong disorder po na ito, sakit talaga to. Hindi po, genes minsan. Ito po yung mga binibigyan nila ng gamot para matame. Bawa, bipolar. Yan, minsan may binibigyan silang gamot para matame sila. Tranquilizer, whatever. So sila po yung nasa Ito po talaga kailangan ng mga professional help. Meron po talaga yan. Nanadiagnose po yan. Diba? So, tayo, as tayo ngayon, baka meron po kayong mga naobserbahan sa kaklase nyo, sa mga anak nyo, kapitbahay nyo, sa coworker nyo. Na yung nagpapakita po ng mga symptoms or manifestations ng ganyan po na manifestation niya. Ang time ninyo diyan, kung humigit na po yan sa isang linggo na hindi pa po siya nakakapag-cope up, that's the time po na i-refer nyo na po siya sa mga professional. Is mag-seek na po kayo ng help. Hindi na po siya affected na po talaga na ang mental health niya. So nagiging problema na po siya. Hindi nyo po dapat yan ipagpolang bahala. Dapat po marunong kayong mag-determine. Okay? Next slide please. Paliwanag po ba ako? Okay. Sige po. Next. Sabi natin kanina, natural lang naman yung stress na yan. No? Sabi natin kanina, pag na-stress ka at wala pang mga dalawang araw, isang araw, isang linggo, okay lang yon. Pero kung na-stress ka na sa dalawang buwan, dalawang linggo,
that's something not normal, ano? Tingnan mo, how stress affects you. Pagka halimbawa, how stress affects your body. Tingnan mo, yung katawan mo. Okay? And from the list below, physical and physical symptoms that you frequently have when you are stressed. Ito yung mga, symptoms pag under stress tayo. Diba? Ano yung shortness of breath. Yung heartbeat raises na. Ano pa? Diba? Minsan yung mga nararamdaman natin sa katawan na ano, masakit ang ulo, masakit ang tiyan, diba? Masakit ang likod, lahat-lahat ng sakit na hindi mo ano, minsan nanginginig, minsan wala kang panlasa, iba yung walang panlasa kapag may COVID na ha. Ito yung normal na biglang nawala. Kasi nga, nai-stress ka. Di ba pag nai-stress ka, hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Yun yung reactions ng body mo. So, kapag ka ang yun ang reaction ng body mo, ano yung nagiging feeling mo? Di ba? Pagka ikaw ay wala kang appetite, bakit kaya wala akong appetite? Di ba? So, makikita mo, ano yung pakiramdam mo ngayon? Diba, nininervyos ka na ngayon. Nako, baka may COVID na ako. Bakit ako walang panlasa? Baka nahawaan ako. O, diba, ganun. Nagiging cynical ka na ngayon. O, minsan, mainit ang ulo mo. Napaka-agresibo mo na. Bakit? Kasi nai-stress ka. O, that's how you feel. So, pagka nai-stress ka, nagiging agresibo ka. So, what will happen? Ano yung tendency mo na mai-act out mo yon? Diba? Pagka nai-stress ka, minsan yung iba, hindi nga makakain, hindi nga makatulog, ayaw makipag-usap, they withdraw to people. Bakit ayaw nilang mahalata? O, di ba? Kaya naman, pinagbubuntungan nila yung mga ibang bagay. Nai-stress ka, nagagalit ka, paglabas mo, pati pusa, sisipain mo, paglabas mo. So, yung mga ganun, naaapektuhan yung kilos natin, yung ating feelings, dahil dun sa reactions sa body natin. So it really affects yung totality ng ating pag-iisip at pagkilos. Ano po? So yun yung mga epekto. Ito pa isa. Next slide, please. Ayan. Sinasabi natin kanina na halos lahat, sinabi pa rin noon po, na halos lahat ng mga internal illnesses ay because of stress. Okay. Paano pagka nai-stress ka? Magkakaroon ka ng tigyawa dahil nga hindi ka na makatulog. Eczema, dermatitis, skin rashes. Tignan nyo. Kasi baka naman, hindi naman talaga yun. No? Walang makita yung doktor. Baka nagkaka-rashes ka tuwing ganito. Tuwing mai-stress ka, nagkaka-rashes ka. Yung anak ko, ganun eh. Tuwing mai-stress, ang daming lumalabas. Na mga, yung konting ganyan na namumula, namamantal. Sabi ko, ay, i-stress ka na naman. Okay. Kaya minsan may kasabihan kami dito sa bahay, easy ka lang, isihan mo lang. Okay. Intestines, even reproductive system. Pagka nai-stress daw ang tao, nadi-decrease yung testosterone and estradiol production leading to reduce of fertility. Ala, mga mama o sir, di ba? Marami tayong mga teachers, hindi nagkakaanak. Baka naman talaga nai-stress lang. Tingnan mo, baka dahil sa stress, kaya nabu-reduce yung fertility natin. Immune system, pancreas, heart lalo. Karamihan pagka-stress, sinasabi natin yung heart. Baka ma-high blood ka, ganun. Yung blood pressure mo, kasi nai-stress ka. Pero it's true. Head mo, yung mood, anger. Pagka nai-stress ka, di ba? Ang tendency mo, magagalitin ka. Okay. Tingnan nyo ha, sa dami ng mga systems, mga organs na naapektuhan dahil sa stress. Sinong gusto magkaroon niyan sa katawan? Mga moms and sirs, mga nanay, mga bata, gusto nyo ba magkaroon niyan? Ang babata nyo pa. So, you must be aware of the stress and how are you going to deal with this kung nandyan na. Kasi syempre, sa buhay natin ngayon, lalo na ngayong pandemic, kailangan. Tsaka nandito na ngayon tayo sa crisis, you have to harapin to face it. Ano ba? Okay, next slide please. Eto pa. Next slide please. Ayan. You must have to know
Ito po ay nakuha ko sa slide na i-share sa akin during our seminar ano ng mga doctors naman with the Philippine Association of Christian Counselors. Ayan, si Dr. Fernandez yata. Sabi niya, anger weakens the liver. Kaya pala, na-observahan niyo, sino yung mga magagalitin? Yung mga ano eh, na-observahan niyo ba yung mga lasing sa kanto? Bakit karamihan sa mga away pag naglalasing? Ang tama yun sa liver na. Itong taong to, pag naglalasing, lagi na lang galit. Diba? Kasi, naaapektuhan, pagka galit sila, may tama sila sa liver, it weakens the liver. Pagka nag-grief, it weakens the lungs. Diba pagka tayo ay ano, sobrang iyak mo, tapos, hindi ka makahinga. Misan, tubig. Diba, ganon? Hindi ka makahinga. Misan, parang sinisipong ka pa. Nababarahan. O, diba? Dahil sa sobrang iyak mo. So, the grief weakens the liver, the lung. How about if you worry so much? Lahat na lang inaalala mo. Karamihan nga rin sa mga worry natin, 90% na hindi naman talaga nangyayari. Eh, pa tayo nag-aalala? Diba? So, it weakens the stomach. Diba, pagka nag-worry ka, lalo, pagka natetense ka, nag-worry ka, naku, baka mamaya hindi ko ma-deliver yung ano ko, yung speak ko ng talita na maayos. Diba, minsan, CR ng CR yung iba. Awa naman ng Diyos, hindi naman ako nagsisir. So, hindi ka mag-worry. Pag-worry ko so much, it affects your stomach. And stress, ayan, it weakens the heart and the brain. Sabi nga po kanina, sa heart, diba? Pag nai-stress ka, hindi ka makapag-diskate, hindi ka makapag-isip ng maayos. So yung decision mo minsan pumapalpak. Minsan iba yung tingin mo sa mga bagay na imbes na positibo dahil na-stress ka sa isang bagay, imbes na tingnan mo yung pangyayari na positibo, nagiging negatibo pa rin ang tingin mo. So anong mangyayari sa'yo? Sobrang stress ka, yun, naha-heart attack yung iba. Pagka naman ikaw ay laging natatakot, weekends ni Winnie Weekend naman niya yung kidney mo. Yan. Ayan po ay pag-aaral po. Yan. Na-research na po nila. Yan. So, sino may gusto ng ganyan? Kailangan alamin natin yan para at least maging aware tayo na choose. Diba? Choose mo. Gusto mo bang magkaroon ng weak na liver? O sige, magalit ka. Kahit hindi naman kagalit-galit, nagagalit ka. O. Eh sabihin niyo nga mga estudyante sa mga nanay niyo, o nanay, naram mo na. Di ba? Minsan yung mga nanay, madaling mag-react kung naiinis sa mga pasaway ng mga anak na yung weight lang. Oh, so alam niyo na mga bata, pagka nagagalit ang nanay niyo, huwag niyo galitin. Mga tatay niyo, huwag niyo galitin kung ayaw niyo silang magkaroon ng weak na liver. Di ba? Kasi kayo din. Okay, so next slide please. Reaction please. Yeah, gusto ko na naman makuha ang reactions niyo. Isihan lang natin. Happy, amused, angry, indifferent, excited. Excited pa ba kayo? Wala yata akong kausap. Hello? Yan. So, pwede niyo ilagay yung reaction niyo sa chat box. No, sir? Yan. Excited pa ba kayo? Or happy pa ba kayo? Or nagtataka, amused? Angry. Yes, sir. Na, pwede natin basahin mo mga kanila mga reactions today. Sige nga, basahin nga natin. O, nalaman nyo na. Your reaction po. Yan, from Ma'am Bernadette, Jacoby Garcia, ma'am. Happy and excited. Really? Knowing those, ha? Mrs. Uy, na-amuse si ma'am. Amuse po. Si Ma'am Francisco, talaga. Jocelyn Villar, excited. Okay, thank Hi, you, Marabilia. Amused and happy, ma'am. Oh. Ma'am Jean Bayaton, happy. Happy knowing it, ha? So, Susan Falconite Douglas, happy pa ho. Okay, so siguro dalawa na lang, sir. Michelle Divios, happy, ma'am. And... Ma'am Amande, yes po, still happy po. Okay, thank you po sa mga
Thank you po sa mga reactions na yan. So, sir, kunin mo pa rin yung mga reactions para at least malaman natin ilan sa kanila ang happy at ilan sa kanila ang excited. O, gusto ko pong malaman yan. Ano, sir? May assignment ka tuloy sa akin, sir. Isihan lang natin. Ayan, ma'am. Thank you, sir. So, next slide, please. Okay. Knowing. So, nalaman na po natin. Ito yung reactions natin. Eh, ano ngayon kung nalaman mo? Sabi po natin kanina sa objectives natin, kailangan alam natin kung paano yung mga antidote ng mga bagay na ito pag nararamdaman natin, ano yung gagawin natin ngayon? Okay? So, next slide, please. Yan. Dalawa lang ang reactions natin. Kapag halimbawa, merong isang bagay na hindi ka aya-aya sa tingin natin. Merong isang bagay na ayaw natin. Ano? Nako, ano ba? May pangyayari. Ano? So, dalawa lang naman ang pwede nating choice dan. Whether to harapin natin o iwasan natin. Diba? Ngayon, kung halimbawa, yung isang bagay na yon sa desisyonan mo, kung iiwasan ko ba to, kung ano ang magiging mangyayari sa akin? Kunyari, yung isang estudyante, dami niyang ginagawa. Ano ba naman yan? May deadline pa. O kaya si teacher, deadlines na naman. Ang bigay ng kal, ito yung module, may pinapagawa sa homeroom, may lahat pinapagawa. So, dalawa lang yan. Gagawin mo ba o hindi? Pag hindi mo ginawa, anong mangyayari? So, kung gagawin mo, ano ang mangyayari? So, there are times that we need to choose. But whatever it takes, I want to tell you now, anuman ang mangyayari sa buhay natin ngayon, it's always, if it is out of our control, let it go and let God do it. But if you think that you can do something about it at hindi mo talaga maiwasan na hindi mo yung gawin, you have to take this challenge, di ba? Para maging maayos pa din yung iyong kalusugang pangkaisipan. So how are you going? Yung lahat ng mga bagay na yun na apektuhan ng ating pangkaisipan. So how are we going to take in hand this challenge of the mental health? Kasi hindi naman talaga natin maiwasan di ba? Wala, andito na sa buhay natin. Sabi nga natin, number one, how you are going to take it, you face the challenge. Di ba? May mga bagay, o hindi po pwedeng hindi mo gawin ng grades. Ay hindi ka po pwedeng hindi gumawa ng module mo. Hindi ka po pwedeng hindi mag-online. Mabuti pa nga nung face-to-face, sabi nga ng mga teachers. Buti pa nga nung face-to-face. Pagkatapos ng klase mo, ayahay, tapos na. Sa bahay naman. Di ba? Pero this time, work from home. Sabi ko nga work from home, pero kalahati doon, work of home. Diba? Kasi hindi mo iwasan yung mga anak mo na nandiyan, manghihingi ng pagkain, nag-e-expect na may magluluto sa kanila. And pag nasa school ka, hindi ka naman nila-expect na magbibigay ka pa ng gano'n, diba? Wala silang tatawagin na mag-aabot ng kung ano, dahil wala ka naman doon. At this point in time, talaga very challenging yung mga magulang. Kahit po ako, feel ko yan. Lalo pag nag-work from home kaming lahat dito, hindi ko alam kung saan ako pupwesto. Okay. Next, transition street tayo ngayon. We are going, nasa transition street tayo ngayon. Diba? Lahat po tayo kailangan mag-adapt. This may be our new, it's not the new normal. It would be the regular. Akala natin ay lilipas din yan. Sana bumalik na yung dati na wala nang ganito, na hindi na magpe-face mask, bumalik na. Huwag na po nating expectin. Lalo ngayon, meron na naman. May bago na naman. Di pa nga tayo tapos, may bago na naman . So, ang ilalagay lang natin sa isip natin, we have to pop up, we have to take the challenge, and we learn to adapt on what is going on ngayon. So, kailangan lang natin harapin yung challenge na yon. Think positive na eto na po yung magiging regular. This is now the new regular. Hindi na kasi pag sinabi natin normal, may abnormal pa. Eh baka ito na yung haba naman ng normal na to. So magiging regular na po ito. Like we have to wear face mask, we limit our going out, o di ba maganda? And actually, sa ako personally, na-enjoy ko yung quarantine. Alam nyo kung bakit? Nawala yung fear ko, nawala yung stress ko minsan na gabing-gabi na dahil pa naglalakad sa kalsada ng mga kabataan.
minsan nagbababagan sila, nag-aaway sila. Yung mga lasing na nandyan sa kalsada na alas 12 na, nagbi-video ke pa. O, kaya tuwang-tuwa ako nung nag-lockdown at bawal at may curfew. Tuwang-tuwa ako noon, may magandang naidulot. Bakit? Na-regulate. So, meron ding magandang naidulot dyan. So, kailangan tingnan na lang natin yung maganda. We have to face. Mag-adapt na lang tayo. Ano? So, transition tayo ngayon. Hindi na po ito. No? So, kailangan natin, you have to move forward. Okay? The next po, next slide po. That's the number one. You accept the challenge. And then, yeah, number two. Ano ba? Practice self-care. Practice. Ito kasi yung intentional. Hindi po ito natural. Ano, na talagang darating na lang, na paano ba ako mag-self-care? Self-care na ba yung kakain ako? Hindi po yun lang, hindi po yung sapat. Okay. So, ang pag-self-care po natin, kailangan paminsan-minsan, mga nanay, may me time tayo. Kung sa tingin natin, eh, pagod na tayo, eh, di, mag-me time ka. Gustong-gusto ko yung isang ano eh, na eto daw, ang marriage daw, sabi niya, ay may workshop. Diba? The husband works, the wife shops. Gusto ko yun eh. Mag-workshop kayo. O, kahit sa mga anong relationship, kailangan may workshop. So, eto, ipamper mo paminsan-minsan ang sarili mo. How? How are we going to practice self-care? Kasi in doing self-care, we have to be very intentional with this. Kailangan po talaga natin bigyan siya ng oras at ilagay sa isip natin na, oops, ang ganyan na lang ako. Teka, mag-me time muna tayo. Diba? Okay, ano-ano, next slide please. Paano ba yung sinatawag natin na self-care? Sabi ko po kanina, sa isang persona, sa isang kabuuan ng ating pagkatao, hindi lang po panay-utak. Meron po tayong mental, meron tayong physical, spiritual, emotional, social. Kailangan po yan, may balance. Sabi ko kanina po, sinasabi ko pa. Imaginin mo, kung panay-utak ang pinagana mo at hindi mo tinignan yung damdamin mo, di ba? Hindi pa rin, meron ka pa rin magiging issue sa mental health mo. So, paano mo pakainin yung mental mo? Kailangan ilagay mo dyan laging positibo. Diba? Basahin mo yung maganda, pakinggan mo yung maganda at yung ano yung maganda ilagay mo sa isip mo. Kasi sabi nga ni Sir kanina, kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, kasi nagaling yan sa isip mo, prenases yan. So lahat po ng actions natin, lahat po ng ginagawa natin, galing yan, prenases yan ng utak natin. Meron akong natutunan na yung pagka nagagalit ka daw, eto raw yung utak daw natin ay ganito eh, no? Ganyan daw. So eto yung sa actions na gawin natin, sa eto raw yung sa actions, yan. Tapos eto daw yung sa mga, behavior mo. So kapag kagalit na galit ka daw, very, very, ano lang yung, kinuha ko lang yung paano gusto kong gawin eh, doon sa demonstration sa amin noon. Kapag karoon nagagalit ka, paano mo i-control yung emotions mo? Paano ka magalit na hindi ka magkakasala, wala kang masisira, wala kang masasaktan, bago ka pa makapanakit? Sabi niya, eto daw, Tam, iganun mo, yan, tapos i-control daw nito. Yan, kasi eto daw yung magdetermine ng action mo eh. Kaya kailangan supilin nung emotions mo, yung mga iba-ibang aspeto pa dyan. So, supilin mo. Kaya pala, kapag ka tayo yung nagagalit at magtitimpi tayo ng ganun, eto pisilin mo. Medyo matitame yung anger mo na hindi mo siya madaling isakatuparan. Ayan. So, kailangan pag nagalit kayo, i-control mo. Kasi yan yung ano ng lahat po ng proseso, lahat po ng actions natin, sinasabi natin, nanggagaling po kasi sa utak natin. So, paano mo magawing healthy ang mind mo? Put everything that is positive in it. And ikaw po ang magde-determine. Kasi kung ano yung nakikita mo, kung pangit mo yung nakita mo, isipin mo yung positive noon. Diba? Paano mo naman paalagaan yung physical health mo? Lagi natin, babasa na natin yan. Mag-exercise ka, healthy food, sleep well, diba ganon? Tingnan natin yung sarili natin, paano ito naging kaaya-aya sa tingin ng iba? Diba? So, kailangan, hindi lang yung mister mo, do not just please your mister or yung friends mo. Yes, we have social responsibility. Pero more than that is tingnan mo. Kasi we cannot give if we do not have. Diba? Paano kung nagkakasakit ka, paano ka makakapag-serve? So tingnan mo kung ano yung sa tingin mo ay pakiramdam mo ay healthy at kaaya-aya. Spiritual, how are we going to feed our spiritual?
ang ganda kanina nung first na speaker, ang ganda nung yung ano niya, very very spiritual yung approach niya, ano. So, paano natin mag-meditate tayo? Connect to God. Ito po kasi yung ating relationship to God at relationship sa tao. Kasi yung sinasabi natin na cross, meron kang relationship sa God. Paano malalaman na meron kang direct na relationship sa God kung paano mo ititreat yung kapwa mo tao? That's why we have this social. We have social responsibility. We have divine responsibility. So, ibabalance po natin yon. Paano kasi sa social? Pag medyo feeling yung ano ka na, feeling lonely ka na, connect to others. Ay, magmadali na nga ngayon eh, kasi meron na tayo, all the means. May cellphone ka, may video call, may FB, everything, ano? So, makikonnect ka. Maging kaaya-aya din. Sabi, pagka ikaw ay mentally healthy, yung healthy mo sa social health, maayos din. Kasi alam mo kung paano yung kaaya-ayang pagsagot, diba? Kaaya-ayang mga kilos na gusto nila makita sa'yo. What are the acceptable behaviors? Kasi hindi lahat ng sa tingin mo maganda, pero hindi pala sa iba. Diba? Hindi pala tama yon. So, kailangan i-balance mo. Maganda ba yung kilos ko? I-process ng utak mo? Tama ba? Oh, di ba? So kailangan tama at mabuti ang kalalabasan. That's yun yung essence ng mental well, yung wellness na tinatawag natin. Sa emotion, eh baka naman grade 9 ka na eh, nagtatantrums ka pa. Di ba? Hindi lang naibigay yung gusto mong pagkain, nagmukmuk ka na. So paano mo tingnan yung emotion mo? Ibabalance mo din. Dapat yung edad mo na ganito, yan din yung synchronize dapat ang development ng physical, social, emotional. Paano ka mag-react sa isang bagay na to? Ano yung nilalagay mo sa isip at puso mo? Baka panay negative nga yung nilalagay mo sa isip mo, ang emotion mo negative din. So kailangan positive, lagi mong ilalagyan siya ng joy, 'di ba? Ng yung peace of mind, so magiging peaceful ka, masaya ka, 'di ba? So dapat yung limang aspekto na yan, nakikita po yung balance dyan. Hindi lang ang pinifeed mo ay panay utak, ang tali-talino mo nga, eh nakakasakit ka na naman ng damdamin ng iba sa kinikilos mo. Diba? So social and emotional affected. O, panay ang trabaho mo, 24 hours a day. Eh paano naman yung utak, yung isip mo, at saka yung ano mo na, sa physical mo, panay ka trabaho. Eh paano naman ngayon yung kalagayan mo na magkakasakit ka na dahil hindi mo na finifeed ng mabuti dahil nga sa katatrabaho mo. So, meron po kayang, there must be balance in your work and your life. Hindi ako hanga dun sa ano, honestly, nung nakita ko yung ano, na sabi niya, hanga siya sa tatay niya na teacher, nasa ospital na, naka-laptop pa, gumagawa. Hindi po ako hanga dun. Hindi po ako hanga. Personal opinion ko po yon. Pinos niya, sabi ko, hindi ko siya in-idol. Bakit? Aba, alam mo yung limit mo. Sa work at saka sa life. Eto po mga nanay, ako po ay nagtatrabaho din. Ano, pero I'm trying to practice din. Pag sa work, work lang. Kapag ka sa life, life din. So pagkatapos ko ng trabaho, hindi ko na yan pakikialaman. Alam mo, face to face noon. Ano? Pag uwi ko ng alas 5 from the trabaho, huwag niyo na po akong tatawagan, huwag niyo akong pupuntahan about school. Kasi why may respond you, pero sinasabi ko po, okay, lahat po ng files ko nasa school. Wala po akong file sa bahay. So, sasagutin ko po yung bukas. Punta po kayo doon. Kahit maghapon tayo, sige. Pero pagdating po sa bahay, sa life ko po, eto muna, pamilya ko din. Sarili ko din. No? Kaya po pagka hindi po nagkakaroon ng balance dyan, doon po nagkakaroon ng problema. Kahit sa relationship, subukan nyo. Kung panay kayo trabaho. Sinasabi nga na, ba't ka mo iniwan? Tingnan nyo mga career woman. Tingnan nyo. You must know your priority. Okay? Yung mga nanay, sasabihin nila, mga tatay, binigay ko na lahat, ano pa ba ang gusto mo? Yan. Bakit nagrebelde pa? Ba't ano nangyari sa anak ko? Ba't hindi nag-aral na mabuti? Eh, panay ka na naman trabaho. Hindi mo na sila napakinggan kung anong kailangan nila. So, mas balance. Ano mas mahalaga? Lagi ko pong sinasabi sa mga magulang yan. It's a part of self-care. We must be aware that you should know how to balance. Lagi ko sinasabi sa magulang, ano po ang prioridad mo? Pinaglalaanan mo o yung nilalaan mo? Kaya po ako nagtatrabaho para maibigay ko lahat. So 24 hours ako sa trabaho. Hindi na nakikita. Tama ba? Yung mga modules, natutuwa ako sa mga modules pag nakikita ko eh. Basta may sagot.
hindi naman alam kung tama ba yung pinagsasagot o hindi. Mga nanay, tignan nyo naman baka kung tama ba yung sinabmit. Di ba balik na naman? Because we have to balance our time and life. So pag nasa bahay po tayo, bahay, sarili mo at yung pamilya mo. Diba? So pag once yan po ay hindi nag-balance, parang yan ano eh, parang ito sa, yan sa picture dyan sa taas o. Konting galaw lang ng isa dyan, that represents our different aspects of personality. And isang hindi lang yan na-balance ang isa, isa lang ang hindi yan na, hindi yan umayon, lahat yan babagsak. So ganyan din po sa atin. So we must be aware of how we are going to take care of ourselves so that we can also give that service to others. Because we cannot pour an empty cup. Pag wala po tayong pag-ibig sa ating sarili, hindi po tayo makakaibig-ibig at hindi pa rin po tayo makakapagbigay ng pag-ibig sa iba. So ang una po natin tignan ay ang sarili natin. Because this is the indicator, ourself is our barometer of a good mental health. Diba? Tayo yung nakikita. Next slide, please. Meron akong nakita. Next slide, sir. Yan. Self-care tips for educators. Lagi pong sinasabi sa akin ng mga teacher. Pagkatapos namin, kung halimbawa, marami na mga kaming ginagawa, pagkatapos ng trabaho mo, magche-check ka pa. Magche-check ka na nga, magche-check ka pa ng mga messages. Kahit hanggang 10 o'clock, ma'am, 12:30 yung message sa akin. Ayan, mga nanay, be ano naman, be considerate, ano, mga estudyante. Pare-pareho po tayo na nagtatrabaho. Ang kaibahan lang ng trabaho ng teacher ngayon, ay very challenging kasi meron silang online, meron pa kasi sinunod, ang dami talaga. Pero teachers, meron kinakita, get moving, unplug from media, get dressed, kaya di ba, kahit nasa bahay tayo, feel natin, nagtatrabaho tayo, maayos ang ating paakter. Call someone, if you feel lonely, call someone, and practice gratitude. Ano man po ginagawa natin, ibinigay ng Panginoon yan sa atin, let's be thankful because we have job. Diba? Okay. So, ito yung iba-iba. Set work hours and stick to them. Ito po yung gusto kong sabihin kanina. It doesn't mean po, mga nanay, okay, pagka hindi po kayo nasagot ng teacher, it doesn't mean po na binaliwala kayo. Kasi sinasabi ko nga po, teacher, set also your boundary, set also your time. Halimbawa, ang oras ng klase mo ay ganitong oras, at ganitong oras yung gagawin mo, may timetable kayo. Halimbawa, hanggang 7 o'clock lang po ako sasagot ng mga messages. Pag 7:02 po yung text nyo, mothers, hindi ko po kayo masasagot dahil nakita ko man yan, hindi ko po kayo sasagutin. So ang work hours ko po ay 6 to 7 ng gabi or 6 to 6. Ayan, o 7 or 6. O 6:30 po kayo nag-message. Pasensya na kayo nanay, hindi ko po kayo sasagot. Pero bukas, sasagutin ko po kayo. Kasi babalikan ko po kayo bukas sa liyon oras po para sa inyo. So, and you must also understand mga mothers, the way they understand you also. No, kasi hindi tayo ano, sila man nagtatrabaho rin. So it does not mean naman na hindi nila kayo nakikinommunicate. However, yung time lang na yan, unless emergency. Unless emergency. Pero kung hindi naman po, if it can wait, let us set boundaries. Kayo din po mga nanay, di ho ba? So, alas 8 po ako dumarating. Oh, well, okay. Mas 8 ka dumarating ng gabi. Just give the message. And then, pag nakita po ng teacher, sasagutin niya naman po yan for sure. O, di ba? So, self-care pa rin po yon. Hindi po sa ano. Kaya, para hindi tayo ma-stress. We have to be time-bounded. Okay. So, ayan po yung mga iba. Magbabasa niyo na po yan. Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ano man yung bagay na sa tingin nyo, anuman practice, na sa tingin nyo, makakapagbigay ng comfort sa inyo, maa-unload kayo kapag kayo ay na, sa tingin nyo ay medyo nawiwindang na, and then you do something that will help you comfortable and mag-charge kayo. This is the self-care. Kailan nyo lang po yung mga ibang mga bagay na gusto natin. Ano. So we always regard ourselves para ano naman, kaaya-aya din naman tayo. Present ourselves na pleasing. Di ba?
sabi nga doon eh, with pleasing personality. So ganun din yung mga bata. We have to set also boundaries for ourselves. Ito yung oras ng laro ko, ito yung oras ng aking aral, ito yung oras ng household chores ko, o diba? Ito yung oras ko naman para sa iyo, kaibigan. O, so may oras tayo dapat. That's self-care. Okay, so next, ano pa? Next slide, please. Be positive. Develop resiliency. Nakita niyo yung picture? Pambihira. Na simento na. Lumabas pa. Diba? Biruin mo, simento na lahat. Nakakita pa ng butas at doon pa siya nag-sprout and then namulaklak pa. Tuwan-tuwa ako dyan sa picture na yan ng resiliency. Ano? So develop a resilience, develop resiliency. How? Sabi ko nga po kanina, kung negative ang nilalagay natin sa isip natin, negative din ang magiging actions natin. So, sabi kanina po, eh kung negative ay nagkakaroon, kung ano yung nasa isip mo, yun ang nangyayari sa'yo. So, kung sabi nga po, maghahanap ka ng mali, talagang makikita mo ang mali. So, eh, maghanap ka ng mabuti. Diba? Para mabuti rin ang makikita mo. So, be positive. Mabuti din ang reactions mo. So, kung ano yung nilalagay natin sa isip natin, always look at the positive side. Kahit may changes po sa ngayon, always look at the positive side of it. No? Always be optimistic. No? Then, empathetic and compassionate. Subukan nyo. Kapag ka kayo nalulungkot, naaawa kayo sa sarili nyo, discontented kayo, tapos hindi na, kumbaga islagi na lang kayong ano, try to look at outside. Diba? Masarap yung tumutulong ka sa iba. Meron ka at naging compassionate ka. There is a different feeling na, ay, kahit pala yung sapatos ko, kahit pala yung bag ko ay plastic lang, meron pang hindi nag-aaral. Meron pang hindi kumakain. Meron pang mas mababa sa iyo, na mas makakaranas, yung nararanasan nila ay hindi rin talaga kaaya-aya. Hindi mo rin talaga kakayanin. So, always think of that. Be empathetic. Ano? Try to put your shoes to others. Paano kung ikaw yon? Ay, mas nakakaawa pala. Diba? So, be compassionate. Marami tayong mga nangangailangan ng tulong ngayon. Yung mga sobra-sobra ang gadget nila, share mo rin sa iba. Diba? So, merong feeling of ano eh, merong very light ang feeling na mapalad pa pala ako, may ganito ako. So that is resiliency, to be able to ano, bounce back, nakakatayo ka sa kalalagayan mo ngayon. Dahil sa ganun, na kailangan, yeah, very intentional ka, kailangan maging determinado ka sa paggawa ng bagay na ito. Set smarter goals. Smarter, sabi ko, hindi lang smart, kailangan smarter. Diba? Measurable, attainable, yung mga ganon, diba? Yes. Dapat smarter ka. Ang goal mo dapat. Halimbawa, ikaw, estudyante. Ikaw. Sa tingin mo, ilang taon ka dapat sa high school? Pagka wala kang mga nanay, ilagay nyo rin sa isip nyo, pagka kayo ay nagplano, dapat kasama nyo yung ano, ipaalam nyo sa anak nyo kung ano yung plano nyo. Ipaalam ninyo kung ano yung nasa isip nyo para alam din nila. Kasi kapag ka hindi nila alam yon, aba, pasok lang ng pasok. Itanong mo sa bata, hanggang kailan mo babalak mag-aral dito sa kasiglahan? Grade 7 ka ngayon. Ilang taon ka pa gusto mo rito? Hindi siya makasagot. Bakit? Wala siya sa isip niya. Basta lang siya pumapasok. So dapat may goal ka na nakaset para yun ang magmomotivate sa'yo. Ah, kailangan ko palang mag-aral kasi ganito. Kailangan makapasa ako sa para next year sa grade 8 na ako. Kasi hindi ka po pwedeng magna. Magna 9 na sa high school, hindi pa nakakaalis. Diba? So dapat pag nag-set tayo ng goals nyo, ipasabi nyo sa anak nyo na alam mo, anak ko, kung 4 na taon lang yung kurso mo, 4 na taon, yung pang 5 taon, paaralin mo na sarili mo. Yan. Ganun po ako makipag-deal sa mga anak ko noon. Kaya alam nila, ay, hindi ako pwede bumagsak kasi wala akong pagpaaral sa sarili ko. Diba? And if you say, tama, diba ba? So dapat kayo po, marunong din kayong mag-set kayo ng goals nyo together. Kasi yun ang magmo-motivate sa inyo kung meron tayong goal sa smarter, makakabuti. Diba? And be true to yourself. Kailangan totoo ka. Hindi mo kailangan magpanggap na eto lang yung kaya mo, eto lang yung gagawin mo, magpapanggap ka na nagpapakaganda ka, nagpapanggap ka na nagpapayamang ka. Nako,
Nai-stress ka lalo nun. So, be yourself. Yung sabi nga, ang kagandahan ay wala sa physical. Ang kagandahan ay nasa kalooban. Diba? Kaya, kailangan po, maano natin, maunawaan po natin yun. Ito po yung sinasabing resiliency. Babangon ka. Diba? Kung nasa self-care ka, isa yan, para maging resilient ka. Diba? Para maging matatag ka at wabangon ka, maging determinado ka sa lahat ng ginagawa mo. So just be true. You have to have your goals. Diba? Kasi may have to be empathetic and compassionate and always be positive. It's okay sometimes na hindi na magandang pakiramdam natin, pero dadaan tayo dito. Hindi po tayo mananatili dyan. Dadaan yan, makakapag-pop up tayo, at maano natin na magiging normal na lang pala ito ginagawa ko. So normal na yung buhay, regular na ito. Diba? So yon. Next slide please. And above all, eto po. Natutuwa ako kanina sa unang speaker, very ano siya doon sa mga promises ng Panginoon. Ano? Do you know, strengthen your faith. Tayo po yung mag-strengthen. How are we going to strengthen that? Do you pray? Mga nanay, pinagpipray ba natin yung mga anak natin? Na Lord, bless mo po yung anak ko. Lord, bless mo po yung family ko. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila. Ingatan niyo po kami. You know, wala ang sa akin po ano, sa experience sa akin personally, there is no amount of experience. There is no amount of wealth. There is no amount of knowledge that could guarantee a good life. Diba? To our children, our good life. Sa lahat po, wala pong guarantee yun. At kaano mang kadami ang mga recognition mo at medalya mo yan, ang Diyos pa rin po ang nagtatakda. Eh, pagkaalam po natin na gano'n, eh bakit? And gaano ba siya kalayo? Just a prayer away. Diba? So you pray. We must be very intentional din dito that to strengthen our faith is to pray. Second is forgiving heart. Hindi pakikinggan ng Diyos ang prayer kung hindi po tayo nagpapatawad. Kasi yung ama namin eh, patawarin mo ako katulad ng pagpapatawad ko. So alam mo, pagka hindi ka nagpo-forgive, mental health affects your mental health. Bakit? Eh, lagi kang galit dyan. Kahit na maganda sinasabi niyan, may ginawa siyang mali sa'yo. Yung mali, wala na siyang ginawang tama. Diba? Wala na, lagi na lang mali ang nakikita mo. Lagi na lang negative ang nakikita mo sa kanya kasi hindi ka nagpatawad. At never kang magiging masaya. Pag hindi ka nagpapatawad, ayaw mo makita. Di pinaliliit mo lang yung mundo mo. Hindi ka pa rin masaya. So that is also mental health issue. Hindi ka maging masaya at wala kang peace of mind pag meron kang kagalit. So learn. Always put a forgiving heart. Always put a space of forgiveness. Ang forgiveness ay hindi hihingi ng tawad sa'yo saka ka magpo-forgive. Kahit hindi pa siya gusto mo maging masaya, kahit hindi siya humingi ng tawad sa'yo, patawarin mo na. Huwag mong paliitin yung mundo mo. Kasi that is the secret of happy living. O wellness. Pag you are living happily and peacefully, that's wellness. Diba? Everything runs smoothly. So kahit wala kang ulam, masaya ka. Kahit sa higang-higaan mo, masaya ka. Anhin mo nga yung magandang higaan kung hindi ka naman makatulog dahil may kaaway ka. Anhin mo yung masarap na ulam kung hindi ka nga wala kang panlasa kasi naiinis ka. Hindi mo napapatawad. So that's the essence of it. Develop an attitude of gratitude. In everything, give thanks. That's so that you will be happy. Kahit kung ano man yung kalagayan mo ngayon, pasalamat ka. Kasi iyan ang ibinigay ng Diyos sa'yo. So you must be very thankful of everything. Yung mga unmet expectations natin, pray and develop a gratitude. Lord, bakit hindi mo binigay sa akin ito? Hindi ko tuloy nagawa yung ganito. Di ba? Pasalamat ka kasi baka mamaya meron pa panaplano ang Diyos na mas maganda para sa'yo. Di ba? Then, this is the sign of holiness. Pursue humility. Be humble. Sabi nga kanina eh, huwag natin tignan kung ano yung achievement ng iba. Huwag natin tignan kung ano yung nasaan tayo. Ang tignan natin, ano ba yung kalagayan mo sa Diyos? Kasi sabi po ng Panginoon, di ba?
ang karunungan sa Diyos, kamangmangan sa tao. Sometimes kung ano yung baliktad minsan ng ano ng Diyos, ng pamantayan ng Diyos eh. Pero ano yung i-choose mo? To please people or to please God? But for me, ito yung pinakamahalaga sa lahat para ma-sustain natin ang good mental health natin. And God pa rin ang naglagay kasi lahat ng sangkap ng utak natin alam ng Diyos eh. Siya naglagay dyan. So but we have to be very intentional in connecting to the Lord. Kung makikipag-connect ka sa tao, hindi magiging maganda ang ating relationship sa tao kung hindi maging maganda ang relationship natin sa Diyos. So first, God first. Put God first. So these are the things that we consider. So things, sa tingin ko, ito lang yung pinaka-basic na paparo po pwede. You pray. You read the Bible. Diba? Okay. So, next slide po. Yan. Saan ka ba humuhugot ng lakas mo? Saan ka humuhugot ng kagandahan mo? Saan ka humuhugot ng kaayusan ng iyong pagkano? Ayan. Kanino ka humuhugot? Ako diyan. Diba? Kapag ka nakifeel mo na very sad ka, pagkasakin mo na meron ka nang nararamdaman na hindi maganda, sabi niya, there are 8,810 na promises. So, 365 days. Kung malang, pag may pakira, ano pa ba ang pwede mong maramdaman? Ano pa ba ang pwede mong gawin na walang kasagutan sa Bible? Kung sa 8,800 na promises. So, pag sinabi mo, natatakot ka. Tingnan mo sa Bible, meron siyang kasagutan. Huwag kang matakot. Diba? Ako ay sa iyo. O, diba? So, kasama mo ang Diyos. Ba't nga daw matatakot? Nag-aalala ka. Wala kang pampaaral, wala kang kakainin, wala kang damit. May promise sa Bible. Diba? Sabi niya, 7,487 promises made by God to human. Promises na binigay ng para sa atin. So, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka nag-aalala sa kakainin mo sa Mateo 6, di ba? Ba't ka mag-aalala sa kainin mo? Eh kung yung maya nga, pinapakain ko. Pag hindi yan, pag hindi kahit anumang kalakas o kagaling. Yung mga ngaso, pag hindi dudulot ng Diyos, hindi yan babagsak. Eh ikaw pa kaya? So, the promises are always there. Mas higit pa doon sa buhay natin. Kung isang promise lang sa isang buhay mo 7,487. It's more done enough, 'di ba? Sa pangangailangan natin. So, ano pa ang alalahanin mo kung meron pang ito? Ano pa ang kailangan mo na hindi kayang tugunan ng Diyos sa'yo? Okay? So, feeling check. Yan. Meron akong nakita dito eh. Ito, yung pa pwede mong gawin. No? Pagka ikaw ay overwhelmed, take a step back. Wait muna. Maupo ka lang. Diba? Pag sobrang dami mo na inisip, easy lang. Diyan ka, kumalma ka. Pag na-stress ka, mag-relax ka. Pag ikaw ay nag-aalala, yung sinasabi ko kanina, yung sa tingin mo ay mag-fit sa'yo. Kasi itong mga reactions na ito, yung mga sinasabi kong self-care kanina, yung pag-take mo ng challenge, kung ano yung mag-fit sa'yo. Hindi yan one size fits all. Maaring, pag-relax ko, ay gusto ko ng nature, gusto ko mag-swimming, o di pumunta ko sa swimming. Ay, ayoko niyan, gusto ko shopping, edi sin ko sa shopping. If you are angry, find a positive outlet. Ibig sabihin ng positive outlet, pag naiinis ka, ano ba pwede mong gawin na hindi ka naman nakakasira, hindi ka naman nakakasakit. O, di ba? So, kumain ka na lang. Broken. Pagka ikaw ay broken o self-practice mo, kailangan mo ng self-compassion. Diba? O Jean, hindi siya, pag broken-hearted ka, so bakit? Nung nakakilala tayo, tao na ako. Bakit ikaw ba ang sisira ng pagkatao ko ng buhay ko? Siyempre, hindi. O, ayan. Pagka umibig ka, ganun na yan. Pag wala ka, wala, hindi na rin mahalaga ang buhay ko. No! Sabi ko nga kanina, very empowering yung kay Sir kanina. Hindi, talaga, in-affirm ko yun. Hindi ikaw ang nagbigay ng buhay ko, ang Diyos. O, bakit ko kahayaan na sirain mo ang buhay ko? Di ba? Then, upset. Take the time.
for myself. Self po yun ha, pag naiinis ka. So, magkano ka ng time mo? Take time to yourself. And alone. Pag mag-feeling alone ka, parang wala na akong kasama, wala yata akong kausap, then you have to reach out. Do not wait for them to call you. You have to know that you will be the one to reach them out for them. Ipaalam mo, ay, lonely ako. Sino pwedeng kausap dyan? Yan. Pero yung pag-uusapan nyo, huwag nyo pag-usapan yung inyong kapitbahay. Ang pag-usapan nyo, yung nararamdaman mo. Kung pag-usapan nyo, yung makakapagpaligaya, hindi nyo pag-uusapan yung kung ano yung nakakapagpa-stress palalo. Di ba? So pagka when you go out and you reach out for a support, make it a point na yung pag-usapan nyo, hindi yung nakapagbigay ng stress sa'yo. Di ba? Yung masaya lang. O pag i-stress ka, you feel alone na dahil nai-stress ka sa ano mo, sa trabaho mo, huwag ka na makipag-usap ko sa trabaho. Ganon. Okay? So, be yourself. Okay? So, next slide, please. Ayon. Meron akong isihan mo lang ang buhay mo. O, ito. Yes. Okay, pwede ka po bang ano? Before this, meron po akong ipaparinig. Na sabi nga natin, we cannot control everything. Di ho ba? Hindi natin lahat control yan. So pakinggan po natin yung message ng awit na ito. Para sa ating ano, i-meditate po natin. Para easy lang ang buhay. Masaya lang. Yan, if you know the song, meditate po natin. Sabayan niyo po. Para parang walang sound, sir. Hello, sir. Mahina, sir. What's all I'm asking from you? Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus. And tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. I'm only human. I'm just a woman. Lord, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take day at a time, one day at a time. We believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you.
Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. When you walked among men, well, Jesus, you know, if you're looking below, that it's worse now than then. All this pushing and shoving, and it's crowding my mind. So, Lord, for my sake, teach me to take one day at a time, one day at a time. Sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength, Lord, to do every day what I have to do. Well, yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time, one day at a time. Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time. Okay, so next slide, please. Yes, pwede na natin i-cut. Okay. So, narinig niyo po yung message. Isihan lang natin ang buhay. Sabi nga po, yung isa po, sir. Very busy tayo. So, isihan lang natin. Wait lang po, sir. Sabi nga po dun sa message kanina, one day at a time. Kaya po tayo na-overwhelm kasi yung worry natin, yung ating mga ginaisip, hindi pa naman po nangyayari. So saan po tayo huhugot ng lakas? Sabi nga po natin kanina, lahat ng bagay na nasa atin, even ang buhay natin, ang Diyos po ang pinagmulan. So, kanino tayo hihingi? Ang Diyos po ang magde-determine din kung ano po yung dapat natin gawin one day at a time para hindi po tayo mahirapan kung ano po. Sabi nga po doon sa awit eh, teach me today, show me the way. So,
God bless you po. God is going to bless you today. Your prayers will be held, will be answered, no? So, happy Women's Day po. Happy Men's Day. Kasi po, hindi lang po women ngayon. Kasi ang nagpa-empower po ng mga women din, ay lalaki din po ang nag-empower. So, yon. So, God bless us. May the Lord answer our prayer. Congratulations po sa Kasiglahan National High School. Again, thank you po sa pagbibigay niyo po ng opportunity sa akin. So, if you have any questions, queries, sabi mo po natin, it's all about the mental health. Ano po, paki-ano po yung una? Sir? Yung sa isa pa? Yan. If you have any queries, if you have anything that you want to clarify pa regarding mental health, nandyan po yung National Center for Mental Health. Ayan po yung kanila, ipindot nyo lang po yan. Meron po tayo Mental Health PH, tinutugunan din po yan. At meron po tayo Philippine Guidance Counseling Association. Nasaan po, composition po ito ng mga different guidance counselors ng different schools. Lucky po tayo dahil dito po, meron po tayong Rizal Chapter. So makipag-ugnayan lang po kayo sa akin, makipag-ugnayan din po kayo sa ibang guidance counselor nyo, pwede po tayong mag-seek ng help dyan. We also have the mental health first. Di ho ba? Ito po yung ano nang sa Caloocan na nagbibigay din po sila ng mga assistance po in case you need some help regarding po sa mental health. So marami po pong iba na pwede po din yung makuha yung kanilang mga live. Online po naman ang mga yan. Tutugunin po kayo kahit po sa email. Tutugunin po kayo niyan. Okay? So with that, salamat po ng marami, and this is if you need them, yung pong aking for other ano pa, I have this email po, you can always get in touch with me and to Sir Alvi. Thank you po. God bless you all. God bless us all. Congratulations again. All right. So thank you so much, Ma'am Jean. Questions. Sa inyong informative talk. Sir, mahina. Mahina daw siya. Yes, ma'am. Mahina rin po. Ibigit mo siya. All right. So once again, thank you so much.